What's up, my lovely people? Welcome to Dong and Loy Vlogs! Yay! Hi guys! Welcome back again to Dong and Loy Vlogs. Ay, Dong lang pala dahil wala si Loy. Charot lang. Si Loy, nasa work niya naman. So tayo ngayon, after ng part-time natin, dumiretso tayo sa bahay, nagpahinga. Dahil bukas, meron tayong ibang work. So guys, meron akong nabili na isda. Gaya ng isda sa atin, kung sa Bisaya ba, tinatawag na yung maliit na muro-muro. Nabili ko sa Turkish shop. Sa Turkish shop. Yan guys. Ano siya? Ang pangalan niya ay Ustsandik. Ista Fried Crab. Ang hirap basahin. Ano kasi eh? Product of Turkey. Galing pala to sa Turkey. Pero ang ano niya sa Pinas, meron tayo dito doon sa Pinas is yung tinatawag sa amin na ano, muro-muro. Pero maliit lang to. Maliit lang to siya. Pero masarap to siya sa paksiw o di kaya prito. Ngayon, magpaksiw tayo. So, meron din. Ito nagkakahalaga to ng binili ko to. Humigit kumulang 8 euro. Kasi ang 1 euro di ngayon is 57. Basta, kayo na lang mag-compute. Charot lang. Basta 8 euro to siya. So, lagyan natin siya ng talong. Dalawa na natira na talong kasi yung dalawa niluto namin, nilagay namin sa ano. Ito yung ihalo natin ngayon. Talong, okra. Tapos, mamaya kunin ko sa freezer yung ampalaya. May nabili tayo na frozen apalay na. Baka magtaka kayo, bakit iba ang kulay ng okra? Bakit parang iba siya doon? Ano siya? Nilagay ko sa freezer. Kasi dito sa abroad, sa Germany, pag meron kaming binili na mga vegetables na marami, nilalagay namin sa freezer pag matagal namin gamitin. Itong talong, hindi pa namin nasubukan na ilagay sa freezer. Pero ito, okra, marami kami nakikita sa Asia shop na naka-frozen na. At saka mais, nilalagay sa freezer. At saka yung ampalaya. Yung ampalaya is, ano na siya? Kinuha na siya ng seeds niya. Tapos, nakakat na siya sa kalahati. Tapos, nilagay nila sa freezer. Kaya, pag pumili ka ng vegetables na naka-frozen is, mura siya compare sa fresh. Pero bumibili pa rin tayo ng fresh. Tapos nilalagay na lang natin sa freezer para matagal natin magamit. Ganyan kasi dito. Tipid-tipid kami. So ito, hindi natin ito lahat lulutuin. So since dalawa lang kami ni Loy, hindi natin ito ubusin. Kasi para next time, meron pa kami lulutuin. So, ano to? 1 kilo. Ah, hindi. 900 grams lang pala. 900 grams. So, kung makikita nyo, guys, ito ang forma niya. Wow! Fresh pa siya sa pang-amoy ko. Ito ang forma niya, guys, kung makikita nyo. So, tatlong, ano siya, linya. So, bawat linya, isang luto natin, bawat linya. So, tatlong lutoan to namin. So, ngayon, kukunin ko muna ito dito, tapos itong dalawa, ilagay ko na sa maliit na plastic. Tanggalin ko na itong plastic para itapon. Ganyan dito sa Germany, guys. Kapag mag-ano kayo, pag magbili kayo ng mga meats or fish, lalo na pag fresh pa, bago rin yung ilagay sa freezer, ang tip dyan is, hugasan na lang ninyo, maigi hugasan, tapos i-cut-cut nyo na. Para next time, pag magluto kayo,
kukunin niyo na lang tapos paanuhin sa ano sa tubig para malambot na siya bago niyo lutuin. Kumbaga, nakaseparate na ba every cut ninyo? Nakaseparate na siya na isang luto lang 'yon. Kasi pag halimbawa bumili kayo ng karne, isang kilo, tapos nilagay niyo agad sa freezer, tapos mamaya lulutuin niyo, kukuha lang pala kayo, tapos naka-freezer. Ang hirap kayo noon, paanuhin mo muna ng tubig, patagalan mo muna sa labas bago mo siya makat. So maganda kasi bago ilagay sa freezer, nakakat na siya kung ilang lutuan yon. Kung anong, halimbawa kung adobo, so ikat mo ng adobo. Although huwag mo na lang ikat mo ng adobo kung hindi ka pa sure kung ano yung, paano mo siya lulutuin in the future. So ikakat mo lang siya, isang lutuan, ilalagay nyo sa dito, tapos ziplock pa. Tapos zip nyo bago nyo ilagay sa freezer. Kumbaga nahugasan na siya pa, malinis na. So ito yung ingredients natin. Meron tayong siling labuyo, bawang, luya, tapos paminta nandoon, kukunin ko na mamaya. Tapos lagyan din natin siya ng kunting ano, atsal. Ang atsal namin dito is more on matamis siya. Pang salad siya talaga. Hinanap ko yung atsal na gaya sa Pinas ba. Masarap siya. Lalo na pang pansin. Aladong, bakit may sibuyas? Magsasabaw ka ba? Hindi. Ano to siya? Actually, optional lang to siya. Pero sa akin kasi, masarap pag may nilalagyan mo ng sibuyas, mamabango siya. Tapos mamaya, kakainin ko to. Yan dito, ganyan dito. Yung iba nga dito eh, sa Germany, yung iba, yung friend kong Thailand. Nung birthday niya, kinuha niya dito, tapos kinain niya dito lahat. Kinain lang niya talaga, grabe. Yun, first time kong nakita na pwede palang kainin yung, ano, ito. Ng, ano, yung parang snack. Kinain ng friend kong Thailand. So ngayon, lagyan natin to, nito. Lagyan natin. So, yan. Guys, nandito na yung isda. Nahugasan na natin. Magtakayo, ano itong grain dito na balat? Ano ito? Dahon ng saging. May nabili tayo na dahon ng saging. Nilagay natin para mabango siya pa. Yan. So, nilagay natin yung isda. So, ngayon, nilagay natin yung... Hindi na ako nag-lapse, guys. Kami lang naman si Niloyang kakain. Yung ano, luya. Luya at saka itong ano, bumbay at saka sibuyas ayan Mahilig kasi kami sa ahos, sa bawang, kaya marami-rami yung apat na ano. Guys! So... Nalit ko siya na ano ba, na dok-dok. So, tapos itong ano. Ah, mamaya na pala itong talong. So, lagyan muna natin ng suka. Kayo nang bahala magtansa. Ang suka. May paksiyo na nilalagyan din ng toyo. Mayroong hindi. So, tatlo.
ito lang yung ano. Okay na to. Lagyan ko pa mamaya ng konting tubig. Saka. Ayan guys, ilagay na natin yung talong. At saka, okra! Dami. Ayan, pero okay lang yan. Para hanggang bukas na. So, diba? Ayan guys, antay-antay lang tayo. Mga, siguro mga 5 minutes luto na. No. Ayan, ngayon guys, patikman natin kay Loy kung okay na ba yung lasa. Lapit na siya maluto. Loy, patikman ko sa'yo, Loy, kung okay ba yung lasa. Siguradong maanuhan mo to ba? Malasahan. Wala akong panglasa kasi. Dito ka lang kasi, anong dyan, madilim. Ay, dito, pwede pa na. Busy pa ako. Busy pa ako sa pag-aaral. Paksiyon natin na ano. Yun, nakalimutan ko pangalan sa isda. Yung ano lang niya. Sagligan ko. Kung okay na ba yung asin niya. Malat? Ha? Malat. Sobra ng asin? Sobra ng asin. My God. It's a prank! Nilagyan ko yun ng asin. Ayan, nilagyan ko lang yun ng asin. Pero yung totoo talaga dito, kulang. Iwan ko lang, tikman mo. Sige daw, tikman mo yung totoo, Loy. Ikaw na yung magtansa ng asin, kung okay ba. Yan yung, ito yung ginamit mo. Ito ba yun? Ito. Mukhang kulang siya ng asin. Kulang ha? Ikaw na lang magkansa. Mabusin ko na to. Ayan. So si Loy na lang mag-finish ng product natin. Product din. Yeah. Paano ito na? Hanggang may panatay. Kulang pa daw ng ano, suka. Munting-munting siya guys. Oo. Para masarap. Yung mantiga kasi, para tumigas yung isda, hindi malamog ka. Yun pala. Kaya, kala ko suka. Suka, pampano rin. Pero yung mantiga yung nilalagay ko. Okay. Sarap. Kain tayo guys. Gutom kami. Galing sa trabaho. Ano ang tawag nito sa Luzon, Tagalog? Sa amin kasi muro yung malaki. Parang matambaka to ah. Hindi ah. Ay oo, parang no. Matambaka na maliit. Matambaka na maliit.
Yung ano, yung moro-moro din, masarap din na maliit. Or galunggong doon, pwedeng galunggong. Oh, pwede. Di ba, alin yung galunggong? Akala ko yung galunggong, yung manipis. Parang yung tsura niya, galunggong. Or kaya matang baka. Mata ng baka. So yun guys, dinner namin ngayon. Hanggang ano yan bukas. Dito na tayo magtatapos guys. Ay, di ba pala, kakain mo pala. Kain muna. Di ba nga ako nakakain, magtatapos. Yun, magkakamay si Dong. Kasi... Nafe-feel ko talaga. para ma-feel ba na nasa probinsya. Maliban sa naubusan kami ng kutsara at walang naghugas. Nag-hire kami ng katulong dito pagka may gusto mag-apply. Ako yung kain ginamit ko, ano na lang yung maliit na, yung teaspoon ba sa atin. Pero, ako gusto ko talaga magkamay. Ako ayoko magkamay muna kasi pagkatapos namin kumain, mag-ano ako, may assignment pa ako, maaga pa tayo bukas, 8:15 in the morning, and magta-travel tayo by 1 hour and 30 minutes going to Bad Honim, EU, International University of Applied Sciences. Ay, ganun pala yun? Nasaan na pala si Loy? So ayan, maraming nagtatanong siguro, malamang, no? Kasi bibira na lang din ako makaano sa channel namin. Dito na lang natin sabihin. So ngayong araw guys, ay ngayong gabi, gabi na pala dito by the way. So it's 8 something or 9. Pero hanggang alas 10 yung ano? Yung araw. Gabi dito. So ngayon lang ulit kami nagkano ni Dong. Milalos kasi, pag uwi ko gabi, uwi din siya gabi, alas 8. Alas, ano, ganun. So, hindi na kami nagpangabot ni Dong. Saan, ano na. Pagod na ba? So, wala na kaming time mag-vlogs. Yung magkasama kami. Kaya sabi ko, total naman, meron na akong, ano, meron akong dating channel. No, buhayin ko na lang. Kasi, syempre, minsan, magkaiba kami ni Dong. Ako'y, binablog ko din yung sarili ko, yung mga ginagawa ko. Pero, yung channel ko, guys, is more on educational, informative, ganun, mga ginagawa natin. So, bilang estudyante dito sa Germany, as a Filipino student here in Germany. Yan, so, somehow, may share ko sa inyo kung ano yung life natin dito. Siyempre, para na rin sa mga aspiring students na nagbabalak na pumunta dito. At this, guys, kumbaga, meron din kayong idea kung ano yung life ng isang estudyante. Although I believe na iba-iba tayo, no, iba-ibang estudyante, iba-iba yung experience bilang estudyante dito sa Germany, pero yung sa akin naman, syempre sarili yung experience ko, yung i-share ko sa inyo. Ayan. Kaya wag niyo na akong hanapin ha. Dito lang ako. Nag-aaway ba kayo ni Dong? Hindi. Sa camera, hindi. Sa camera, hindi. Normal lang yan, guys. So, kain tayo. Yan. Sarap. Parang nasa Pinas lang kami. Rice, tapos ano. Nagyan ko pa ano, sana ng ano, ang palaya. Oo, oh, masarap din ito eh, ang palaya. Yan, guys. So, kahit Pinoy tayo, syempre, sabi nila, pag nasa Germany ka, kailangan mag-adjust ka. Kailangan kain ka rin ng pagkain ng mga German. Siyempre, sa amin kasi, iba tayo Pilipino eh. Kumbaga, rice is life. Rice is life. So, tinatangkilig pa rin namin yung sariling atin. Pero, hindi naman lahat. Kasi minsan nagbe-bread din kami. Tinapay, egg. Pasta. So, pasta, yan. Pero hindi talaga pwedeng matulog kami ng walang rice, guys. Rice is life. Nakasanayan na natin yan. So, yan. Yan. Kain yan lang. Na. Wala pa kami internet, guys. Kaya hindi pa kami nakapag-live. Mahirap. Kahirapan pa. Tapos yung data nasa labas pa. Mahirap pa. Yeah. Ito lang muna. Ito lang muna tayo. Ganito talaga sa Germany. Dito na kami magtapos guys. Hanggang sumuli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Kain tayo. Mamaya mag-comment naman manghingi.
Oh, ay, parang naalala ko si ano eh. Si Ma'am Elizabeth Mo. Oh, Ma'am Elizabeth Mo. Ma'am, kain tayo. Sabi niya, dala lang kung malapit pa lang eh, magdadala daw siya ng pinggan. Masarap lang ang isda na to ba? Oo, oh, sarap siya. No? So, ayan. Sana, nakakain na rin ang lahat, no? Oo. Yan. Akin na to. Ay, sayang. Nakulog. Patay. Mahalang bigas ngayon. Mm. Mansik. Ay, nayabo. Nayabo? Nahumpad ba? Bye-bye, guys! Hey, guys! Thank you! Good night! Mga Ma'am Lancel, salamat! Good night! Ayan. Ito pa rin ang Doom and Lloyd Vlogs! Thank you and tschüss! God bless!